Samantala, dalawang araw na lang bago ang pista ng itim na Nazareno. Patuloy na ho ang paglilinis sa paligid ng simbahan ng Quiapo, lalo na nakayapak ang karamihan ng mga debotong sumasama sa traslasyon. Nasa Quiapo Church ngayon si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, Connie, sa mga oras na ito ay nagsasagawa ng flushing ang Department of Public Safety ng Manila City Hall. Nakikita po ninyo, may fire truck tayo dito at binubugahan nila ng tubig, ini-iskoba itong sahig ng Plaza Miranda. Tulad nga na nabanggitin nyo, karamihan po ng mga deboto rito ay nagpupunta ng nakayapak. At isa rin dito sa mga paghahandang isinasagawa para masiguro yung kaligtasan ng mga deboto at para siyempre maging maganda ang itsura ng Plaza Miranda para sa pinakaabangang pista ng itim na Nazareno. Samantala, dito naman sa gawing kanan ko, dito ito yung kahabaan na ng Quezon Boulevard. Makikita po ninyo ang pila ng mga replika na ipaparada simula alas 2 ng hapon mamaya. At ito, napapanood tayo sa isang widescreen ng drugstore dito. Ayan, ang ating mga kapuso na nanonood sa atin sa kahit napakaaga pa lamang. At kanina pa nga sila nag-aantay dito para sa pagsisimula ng prosesyon ng mga replika. Igan, Connie, marami sa mga nanonood, marami sa mga hindi deboto, medyo hindi gaanong maintindihan yung debosyon, yung masidhing paniniwala na mga nagsasakripisyo, na mga sumusuong sa peligro para lamang matupad ang kanilang debosyon sa itim na Nazareno. Kausapin po natin ang isang grupo ng mga deboto. Sila po ay nagmula pa sa Kainta, ano? At madaling araw pa lamang nandito na sila. Kausapin natin ang kanilang leader, si Ginoong June Laranang. Magandang umaga po sa inyo. Umaga po. Andito na po kayo. Dalawang araw pa bago umpisa. Ano ho yung pakay natin dito ngayon? Magpapabindisyon po kami ng aming replika ngayong araw. Sa Biyernes po, babalik pa kayo? Babalik po kami. Ang ginagawa po namin, 8 pa lang po, naglalakad na kami, nag-aalay-lakad naman po kami. Pagmula alas 10 ng gabi, alay-lakad po hanggang dito sa Quiapo. Ibig sabihin, pumunta ho kayo dito ng naglalakad mula Kainta? Apo, apo. Ano ho yung pinanggagalingan ng debosyon ng inyong grupo? Pananampalataya po sa Panginoong Nazareno. Pananampalataya, meron ho ba kayong particular na hiling sa pagsasakripisyon yung ito na sana maibigay sa inyo ng Poong Nazareno? Kapayapaan po, tsaka kagalingan. Kagalingan ng mga karamdaman natin. Karamdaman. Okay. Kayo po, personal na karanasin ninyo, iba-iba ho yung pananampalataya, yung panata ng mga pumupunta rito, no, na yung iba, sinasabi nila, may gusto silang makuha, gusto nilang gumaling. Kayo ho, sa personal ninyong karanasan, ano ho ang naibigay sa inyo ng itim na Nazareno? Ano po? Ako po kasi, nagkasakit na ako. Napagaling po ako ng Poong Nazareno. Sa kanya po ako lumalapit. Na mild-stroke na rin po ako. At bilang kapalit, ikaw nga, pasasalamat. Ito po ang taon-taon ninyong ginagawa. Apo. Ginoong Laranang, maraming salamat po sa inyo. At ingat po sila sa darating na Biyernes. Salamat po. Yan po si Ginoong June Laranang, isang deboto mula sa Kainta, Rizal. Mga kapuso, may kanikanyang kwento po, may kanikanyang paliwanag ng kanilang paniniwala at pananampalataya ang milyong-milyong deboto ng itim na Nazareno. Kaya naman, ito ho ay bahagi na ng taon-taon nating panata na maibigay ang mahalagang impormasyon, kaugnay ng kanilang paghahanda, at para masiguro na rin ang kaligtasan ng milyong-milyong deboto ng itim na Nazareno. At yan po muna ang sitwasyon mula dito sa Quiapo. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina.